Good morning guys, update tayo dito sa pang 12 days na anak ni Bella. Mga bukas na po yung mata nila, Siam po ito sila, Siam, yan po sila. So, ngayon ko na pa lang sila blinag kasi ano na. Ayan po yung mga ano natin, mga Bun Explorer. So yan, 12 days na po, bukas na po lahat yung mga mata nila. Siam po sila, anak po ito ng ating upgraded Flemish Giant. To may tort tayo, tort. Tapos kakulay ng tatay nila yung iba. Tumatalon kasi yung iba. So yung system natin is pinapadidi lang natin sila doon sa, hindi na natin sinama sila doon sa kulungan kasi lumalabas na sila sa kanilang mga nest box. Tinanggalan na natin ng nest box yung kanilang cage. So si mama na lang nila nandoon at dito natin sila inilalagay pagkatapos nilang dumidi dito. Minsan dito natin dinadala yung mama do sa pagpapadidi. So kaninang madaling araw natin sila pinadidi. So dalawang do yung ginamit natin para ano yung gatas malakas. So ganito pa lang sila kalaki. So in-encourage ko silang maglakad-lakad kasi para hindi malumpo ang mga ito. Tatlo lang yung do dito, ito tsaka ito yung doon isa. Tapos ito yung isa na do. So tatlo lang sila. So gagamitin natin silang breeder. Lalilikot na talaga sila. Tsaka mabilis na itong maglakad-lakad itong mga ito. So in-exercise na natin silang maglakad-lakad kaya para hindi malumpo kasi na-experience natin noon sa una nating breed na maraming nalumpo dahil bida ng Rueda natin si Mino ang makulit na nabak. So palaging starin yung pag meron tayong nilalagay dito na mga kits, nandyan siya palagi na may amoy niya yung mga kits. Ayan, malis na rin. Ayan sila. Ayan sila. Okay, so ito lang ang ating update. So para hindi masayang ibang kids, ito yung ginawa natin. So yung isang box si Star ay ginagawa natin niya postering do natin. So yung iba ay doon dumididi, yung iba ay doon sa kanilang mama para mabuhay silang lahat. So ito nga, walang namatay, buhay na buhay hanggang ngayon. Hopefully lumaki silang malulusog pa rin.
So marami silang gatas ngayon na nainom, mga 20 grams yung nainom ng bawat isa dyan. Yung pinakamaliit ay 8 lang yung nahuli sa ano, nahuli sa pag-mount sa didi. So ito yung nahuli, ito kasi nagliwaliw pa bago dumili. So ito yung talagang hindi pa huli, ito yung maliit sa una, yung hindi nakadidi ito ng first day, pero at huli din itong nailabas. Pero ngayon siya yung pinakamalaki kasi yung ito yung napukusan natin na ipadidi ng marami. Ayan. Pag marami talagang nadididi yung mga kids natin, mabilis silang lumaki. So ito yung unang malaki. So ngayon ay parang tumatabla na lang siya doon sa iba nating mga kids. So under adjustment pa ito yung iba. At patuloy natin itong i-adjust. So paano ko ina-adjust ang mga ito sa timbang ni basis timbang nila ay ayan pala. Paano natin ina-adjust yung ano nila, weight nila, para pantay-pantay silang lumaki. Ganito yung ginagawa natin. Yung minus ang timbang sa susunod na pagpapadidi, siya muna yung pinapadidi natin. Binibigyan natin sila ng 3 minutes head on. So pinapauna natin sila ng 3 minutes bago sinasalang yung iba. So ganyan na mas marami yung kanilang nainom na milk kaysa sa iba na hindi natin ina-adjust yung weight. So ganun lang, pagkabukas ay ikita natin na humahabol yung laki at timbang ng mga maliliit. So halos na papantay-pantay na sila. So nakikita natin ngayon halos pantay-pantay na yung laki nila. So yung mga maliliit sa una ay mas malaki pa nga yung sa ngayon kasi sila yung pinapauna natin. So ito very relaxing stance ng sleeping position, relax na relax yan. So hindi sila nainitan, talagang ito yung iwasan natin sa pag ganitong mainit ang panahon, heat stroke. Kasi kikita nyo yung mga kit ay mamamatay na lang. So pag mainit ang panahon, less padidit, tatansyahin lang natin yung didi nila na hindi masyadong pulpak yung tiyan. So sa mga ganitong edad, mga 20 grams lang yung 22 grams yung pulpak na niyan. Pero huwag nang pasobran sa 30 kasi parang mau-obis na sila. Saka pronto heat stroke na yung mga ganon. So yung sa una ganon yung na naobserbahan natin. So nalamatay yung mga kids natin sa una dahil masyadong maraming naiinom na mga milk. Kasi kaunti lang yung mga kids noon kasi mainit tag-araw. So ayan, hindi marami ang nag-survive. So ito halos lahat, wala pang namamatay. Pati yung mga nauna sa kanila na ano, nauna sa kanila na batch ay ganun pa rin. Yung anak ni na Chiska, Taro at saka ni Kaid, wala pa rin namamatay. So liban lang doon sa unang nabag natin, yung isa, yung P
pinakamaliit talaga yung tinatawag na peanuts ay hindi talaga nakasurvive yun kasi napapag-iwanan. Sakto lang kasi yung ano, yung maduwalo-walo. So yung iba malakas madidi, magdidi, yung isa hindi talaga nakakahabol sa didi. Na ano siya, nabubuli siya doon ng mga kasama. Kaya hindi na siya nakakadidi. Iniiwanan na kasi ng mga kids yung didi pag busog na sila. So yung mga iba, pag naiwan na yung didi ng mga kids ay wala nang gatas. So yun. Wala tayong maipaibahan noon kasi walang ibang nanganak. So ito, mas tsambay to sila kasi yung isa ay sister ay namatay yung isa niyang anak. So wala siyang anak. So sila ang ano, sila ang ipinalit natin kahit na una silang inanak. Ay nagpapadidi pa rin si Star ng kahit maliliit pa yung bago ngayon kay Blanca, napapadidi pa rin ni Star. Wala siyang pinipili na kahit yung malalaki, napapadidi ni Star pag yung anak nila Bila at saka ni Carla, napapadidi pa rin ni Star pag talagang kulang yung timbang ng ngayon. So sa anak ni Bila at ni Carla, okay naman sila dahil in-equalize natin lima-lima yung anak nila na inaalagaan. So ito, wala talaga akong pag-ibahan, si Star lang. Siya yung walang anak. Pero maraming gatas si Star. Kaya niya yung anim na mapadidi na ngayon ng 10 to 20 grams. Mostly yung pinapadidi ko na ano, itong mga pool color natin o milk, the cream tawag, yung brown cream tinatawag nila dito, lab cream. Pero mga nito, so masaya akong nalagan talaga ito kasi mga upgraded na Plymouth Giant ang lahi nito. Kikita nyo, mahaba sila, mga tainga malalaki. Ayan, hanggang dito na lang tayo. Sa susunod ay blabag natin yung mga anak ni Blanca. Walo din yun ang anak ni Blanca. Hanggang dito na lang tayo guys. Thank you for watching. Merry Christmas and a Happy New Year, December 26. Bye bye. Please subscribe and hit the notification bell kung bago pa lang kayo. See you next vlog.